araw mga ka-hybrid, lakpat pa ang vlog, nagbabalik muli sa akin YouTube channel. At kung bago ka lang sa akin YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pahit na rin po ang notification bell para lagi po kayang updated sa mga bagong uploads at mga videos ko. So ngayong araw mga ka-hybrid ay i-reveal ko po sa inyo muli yung mga super hybrid rice na variety na talagang malalakas pong umanin itong darating na dry season. So, ito rin po ay rekomendado sa wet or dry season mga ka-hybrid, no? So, kaya ako nasabing malalakas umanin itong dry season ay marami na po kasing mga kababayan namin dito mga nakasubok nitong variety na to na dahil nga ay palagi po itong paulit-ulit nilang tinatanim na sa kanilang palayan ay talagang masasabi natin tested at talagang actual na talagang nakikita nila na malakas po talaga itong umani, no, mga varieties na doon, no? So, pero bago yan mga ka-hybrid ay unang-una ko nang isa-shoutout dito si Will John Casem Nazareno, no? Yan. So, shoutout sa'yo. Siguro patapusin mo itong aking video at saka may matututunan ka rito na para itong darating na dry season ay ito na yung itatanim mo, no? Pangalawa kong isa-shoutout ay si Rodrigo Tingson. Yan, shoutout. Pangatlo, si Paul LR6. Yan, shoutout sa inyo. Ray Avalos, shoutout. At George Lumibaw, shoutout sa inyo. Yan, shoutout. Tonton XH8. Yan. Yan po yung mga masugid po natin, mga solid po nating subscriber na palagi po nakaantabay sa ating channel, no? So, sa mga nabanggit kong shoutout ko, sana nasagot at nasagot ko naman yung mga tanong ninyo, no, mga ka-hybrid, no? At ayan, sana nakatulong din sa inyo, mga ka-hybrid, no? Ayan, shoutout muli. At dako na tayo rito sa mga varieties na malakas umani, mga ka-hybrid, nitong darating na dry season. So, ayan, paki-consider din, mga ka-hybrid, yung aming itinanim na Syngenta ng NK5017, no? So, ayan. Pero bago yan, ay may mga babanggitin na akong mga super hybrid rice na talagang rekomendado itong darating na dry season. At itong darating na dry season, talagang itong mga varieties na to, mga ka-hybrid, ay talagang itong yung panahon na gustong-gusto ng mga varieties na to na talagang mayabong at masaganang anin itong susunod na dry season, no? Panoorin mo lang to mga ka-hybrid at check, ito yung magpapa-ani sa'yo ng masagana na katulad din namin, no, mga ka-hybrid, no? So stay tuned lang at panoorin mo to. So stay tuned, stay tuned. NK5017 may potential yield na abot sa 8 to 12 metric tons per hectare. Maturity days na abot sa 110 to 118 days. In terms of suhi, aabot po ito ng 15 to 26 tillers per plant. In terms of grains o butil, ay aabot po ito ng 400 to 600 na grains o butil, no? Milling recovery na aabot sa 60% to 80%. So, dako naman tayo sa Syngenta ng S6007. So, yan mga hybrid. Potential yield na aabot sa 8 to 12 metric tons per hectare. In terms of maturity, ay aabot po ito ng 105 to 110 days. In terms of tillers, ay aabot po ito ng 14 to 24 tillers per plant. In terms of grains o butil, ay aabot po ito ng 400 to 500 na butil sa isang puno. Milling recovery, naaabot po ito sa 70% to 78%. Ang S6003 ay masarap ang kanin, maputi at mabango. So dako naman tayo mga ka-hybrid sa SL Agritech ng SL Agriculture, no, mga ka-hybrid. So una-una kong babanggitin dito yung SL19 nyo. Milling recovery naabot sa 70.7%. May
potential yield na abot sa 7 to 12 metric tons per hectare. In terms of maturity, naabot po ito ng 105 to 115 days. In terms of suhi, naabot sa 14 to 24 tillers per plant. Aside dyan, ay meron siyang may special characteristic na mataas na milling recovery, mabango at malambot ang kanin. Ako din tayo sa SL20, no, mga ka-hybrid. So, yan. Ito ang variety na ang kanyang potential yield na aabot sa 7 to 12 metric tons per hectare. Maturity na aabot sa 105 to 110 days. In terms of suwi, aabot po ito ng 12 to 24 tillers per plant. And then, ang special characteristic po nito, mataas ang umani, masarap ang kanin, at rekomendado sa tagaraw at tagulan. Dako naman tayo sa SLA. Ayan. Ito ang variety na mayroong potential yield na aabot sa 7 to 17 metric tons per hectare. Meron naman tong maturity na aabot sa 105 to 115 days. And then as pagdating po sa suwi, ay umaabot po ito ng 12 to 28 tillers per plant. And aside dyan, meron siyang NSIG RC name na RC132H. At meron pong potential characteristic ang SLA. Ito po ay may mataas na milling recovery. And then, may mabigat na butil. At saka may laban sa tagtuyot. Dako muli tayo sa SL12. Ito ang variety na abot sa potential yield na 7 to 14 metric tons per hectare. Meron naman itong maturity na abot sa 100 to 110 days. In terms of suwi, na abot sa 12 to 24 tillers per plant. And then, itong variety na ito, may laban sa peste at sakit at rekomendado sa tagulan at tagtuyot. Hindi rin po ito lagasin. Dako rin tayo sa SL68. Potential yield na abot sa 7 to 14 metric tons per hectare. Meron ding milling recovery na abot sa 72%. In terms of maturity, na abot sa 105 to 110 days. In terms of suwi, na abot sa 15 to 28 tillers per plant. Butil na abot sa 220 to 380 grains o butil. Ang SL68 na merong NSIG RC name na 408H. Ito ay may malambot ang kanin, may magandang kalidad na bigas. Ang SL68 may laban sa tungro, BLB, stem borer at rice back. So ngayon, nabanggit na natin yung SL Agritech. So dako naman tayo sa mga Longping 2096. Potential yield na abot sa 8 to 14 metric tons per hectare. Milling recovery na abot sa 78%. Maturity na abot sa 105 to 115 days. In terms of tillers, na abot sa 14 to 25 tillers per plant. Butil o grains na abot sa 280 to 380. And then, ang special characteristic nito, mataas umani, masarap ang kanin, at rekomendado sa tagaraw at tagulan. At dako rin tayo sa Longping 937. Potential yield na abot sa 7 to 11 metric tons per hectare. In terms of milling recovery, naabot sa 71.1%. In terms of suhi, ay aabot po ito ng 14 to 24 tillers per plant. Pagdating naman po sa butil, ay aabot po ito ng 250 to 390. In terms of maturity days, naabot sa 105 to 115 days. Ang variety na ito, may special characteristic na mataas umani, malambot ang kanin, at rekomendado
sa Tagaraw at Tagulan. So ayan, ay natapos na natin yung mga long ping na sinabi ko, no? So dako rin naman tayo sa mga pioneering derby na hybrid rice ng PHB85. So ayan po yung bago rito sa aming lugar sa Nueva Ecija, no? Ang PHB85. So ayan. Potential yield na abot sa 7 to 14 metric tons per hectare. Milling recovery na abot sa 70.7%. In terms of suwi, na abot sa 12 to 24 suwi kilos per plant. Pagdating naman po sa butil, ay hindi po ito nagpapahuli sa 350 to 450 grains o butil. In terms of maturity, na abot sa 100 to 110 days. Ang variety na to may special characteristic na hindi lagasin, hindi dapain, masarap ang kanin at mabango at rekomendado sa Tagaraw at Tagtayot. PHB73, yan, yun po yung Mestizo 13 na tinatawag ko, no? Na o tawagin din na delisyoso, no? Mabango rin to mga ka-hybrid, no? So yan. Suwi na abot sa 14 to 23 tillers per plant. In terms of maturity, na abot sa 100 to 110 days. Butil na abot sa 280 to 380 butil or grains. Ang variety na to ay may special characteristic na masarap ang kanin, mabango at rekomendado sa Tagaraw at Tagulan. PHB77. Yeah. Potential yield na abot sa 7 to 12 metric tons per hectare. Milling recovery na abot sa 70.7%. Maturity days na abot sa 105 to 113 days. Suwi o tillers na abot sa 14 to 25 tillers per plant. Aside dyan, meron siyang special characteristic na mataas ang milling recovery, mabango at malambot ang kanin. Ako muli tayo sa PHB75. Itong variety na to na mayroong potential yield na abot sa 7 to 17 metric tons per hectare. Meron naman tong maturity na abot sa 105 to 115 days. And dense of tillering ay aabot po ito ng 14 to 30 tillers per plant. Pagdating naman po sa grains o butil, ay aabot po ito ng 300 to 350 butil o grains. And then, itong variety na ito may laban sa peste at sakit, rekomendado sa Tagulan at Tag-araw. Ilagasin at dapain. Itong variety na to na may special characteristic na malakas umani, mabango ang kanin at mabigat sa timbang. So yan lang mga ka-hybrid, ay sana nabigyan ko po kayo rito ng konting informasyon na mga sa mga nahihirapan po nating mga magsasaka kung ano po yung itatanim nila binhi nitong darating na dry season. So sana nakatulong sa inyo to mga ka-hybrid at check na to mga binanggit ko sa inyo at hindi po kayo papahiyain ito mga ka-hybrid sa inyong palayan, no? So yan, maraming salamat, ingat po at God bless.